Ayan guys, may chapel dito sa gitna ng ano, ng ilog. Ayan. Ang ganda. Medyo ma-vlog. Ayan. Sinom ko lang guys. Ayan. Ayan. Nasa gitna ng ano to eh. O, pwede itong gawin nilang pasyalan. Sinabi ko nga yung pari ko eh. Pwede pasyalan. Ayun pa guys. Hindi benta siguro nila. Malang kung kung kasi santali, 10 piso. 15 peso, saan pa benta niya. Baya ka nyo pang kukunin na. St. Joseph Chapel. Ang ganda ng ano nila guys. Kaya nga eh. Yung dalawa kong dalaga doon na sa taas oh. Ayan guys, kung nakikita ninyo, mamaya aakyat ako dyan sa chapel na yan at ipapakita ko sa inyo ang buong chapel. Ang chapel na yan guys ay pinagawa ng sikat na magagamot dito sa Giginto, Bulacan. Si Mother Karing. Siya yung sikat na magagamot. Nagagamot niya yung mga mayoma, yung mga bukol, or kahit anong sakit na gagamot ng matanda. Kaya nagpagawa talaga siya ng chapel na to para sa kanyang mga deboto or sa mga nagpapagamot sa kanya. Yan, nakalutang siya sa tubig. Ang tubig dito guys ay running water. So malinis siya. Kaya lang medyo nga lang ano, malabo kasi nga dahil sa may mga isda. May mga isda na nakatira dito. Ito kangkungan nila guys. Yung dati kong unang vlog na kangkungan, dito yun. Ang dami nilang kangkung. So ayan guys, ipapadaong na yung bangka para makaakyat na ako doon sa chapel. Ayan guys, pupunta kami sa chapel. Ang chapel na ito guys ay nakalutang sa ilog. So iikot ko kayo dito sa chapel nila. Ayan. Ayan yung baba. Ayan, kung makikita ninyo guys, ayan. Ilog. Nasa gitna to ng ilog guys. Yung kaninang kinuhanan ko. So, ayan. Ito ang gilid ng chapel. Ang ganda ng kapaligiran guys. Doon kami nanguha kanina ng kangkong. Yan.
Yan yung kaninang kangkungan nila. Yung dalawa kong dalaga andoon. So guys, yung chapel ng St. Joseph Chapel na pinagawa ng sikat na manggagamot dito sa Giginto, Bulacan. So ayan guys, ang mga santo dito guys, yan. Pwede naman atang pumasok. So iikot ko kayo dito sa chapel nila, dito sa loob ng chapel mismo. So ayan guys, hindi ko kasi gaano alam kung anong mga name ng mga ano nila, basta ang alam ko ito si Mama Mary, eto yan, tapos eto, hindi ko ano kung sinong ano to, hindi, si Jesus, si Jesus Cristo. Ayan guys, yan, ang ganda ng ano nila. Ang ganda ng chapel nila. So, iikot ko kayo dito guys. At tayo ipapasok sa kanilang chapel. Ayan guys. So, ito yung kanilang chapel guys. Sa loob. Papasok tayo dito, tabi-tabi po. Makikiano lang po sa inyong chapel. Ano na kasi guys, madilim na. So, ayan. Andito na ako sa loob ng chapel nila. Ayan guys. Ang ganda. Ang ganda ng kanilang mga ano. Pumasok talaga ako dito. Ang ganda dito guys, pinagawa mismo ng manggagamot. Pumasok ako ah. Valenzuela lang kami, malapit sa Maykawayan. So ayan, inilawan. So babalik ako guys kasi inilawan ng may-ari. Yan. Ang ganda. Ang ganda niya tingnan. Pumasok kayo dito, nak. Pwede kayo magpa-picture. Pwede ba? Tingin na, pasok mo. Teka lang, maghanap. Ang ganda kasi may ilaw na siya. Ayan. Nakatayo to dito sa gitna ng yan, ilog. Nakalutang siya. Kaya ang ganda pagmasdan.
Teka lang, mamahalot. Ang ganda kasi may ilaw na siya. Ayan. Nakatayo to dito sa gitna ng yan ilog. Nakalutang siya. Kaya ang ganda pagmasdan. Pupunta kami dito guys sa taas. Yan yung aking pamangkin at ang aking apo na makulit. Oh, say hello to my viewers. Hello, hello, hello. So yan guys, kupunan ko lang to guys. Come here. Ayan, may puon dito. Ang puon. Ay, kaya nilagay dito. So yan guys. Jesus. Yan. Ang ganda talaga ng mga ano nila guys kasi nasa ano nakalutang sila sa ano sa tubig. Ano da nagpapaalam pa yung asawa ng pamangkin ko. Bawal ang tagay. Ang ganda talaga dito, guys. So, ayan, guys. Ako ay magpapaalam na muna sa inyo dahil gabi na yung aking pagpunta dito sa chapel nila. So, don't forget to subscribe my channel, Pina Adventure, and also ring the bell para updated kayo sa aking mga susunod na upload. Bye-bye, guys!